gusto ko lang pong i-echo yung napakagandang artikulo na ginawa po ni Brother Dwayne Cartujano sa paki-follow po yung Patag Arts Diocese of Capiz, kasi meron ditong God of Miracle na nag-post, no? God of Miracle nag-post daw siya. Kumbaga, ipinapalitaw niya po, mga kapatid, na para bang meron siyang analogy. And naalala ko tuloy yung na nabasa ko po sa Biblia na talagang para bang tama naman, tunay naman, katotohanan naman, pero kung susuriin mo ang side ay hindi po sa Panginoon. Ito ah. Sabi ng ito ay regarding po mga kapatid sa intercession prayer, prayer for the dead. Ito. Sabi ng attendee, nagtanong sa kanilang pastor, "Pastor, can I request for prayer?" Yan. Sabi ng pastor, "Sure. What is it?" Uh-huh. Sabi ng attendee, "It's about my relative." Kaya ito pagbungad pa lang na conversation po, naalala ko yung book of Nehemiah, si propeta Nehemias. Ayan, na nanalangin siya para sa kanyang mga relative. Kung susuriin po natin mga kapatid yung context, yun ay patungkol po sa mga yumaong relative niya. Ngayon, as we continue, sabi ng pastor, "What do you want us to pray for your relative?" Sabi po ng attendee, sabi niya, "She died a week ago, so I request that God will guide her." Ayan yung ano, yung arguments dyan. Now, ganito po. Sabi ng pastor, "Let me put in it this way. If you are taking an exam," so ang ginawa niyong analogy, parang may punto naman, no? Ay yung pagkuha po ng examination. "When will you pray, before you take the exam or after?" Kailan ka ba nananalangin? Sabi niya, kapag kukuha ka ng examination. Ito ba ay before? Ito ba ay after? So, kung titingnan po natin mga kapatid, parang tama, no? Parang may punto naman siya. Pero ang realidad po dito mga kapatid, ang katotohanan po ay ganito. Ayan o. Ayan po yung aking binabasa po dito sa atin pong programa ngayon. Ayan. Kung titingnan po natin yan. Ayan, ito po. Attendee. Before. Yung sagot niya, before. Kailan ka magkukuha ng mananalangin? Bago ba o pagkatapos ng examination? Sabi niya, bago. Sabi ng pastor, "Yes, that's true. You see, if we pray after the exam, it is like asking God to change our answers, and that cannot be done. Likewise, when we die, it is like the exam is done. We cannot change the outcome after it." In Hebrews 19:7, ginamit pa yung talata sa Biblia, which is out of context naman po ito mga kapatid. We are told that we are to die once, and then we will face the judgment after that. Okay. So, these arguments po mga kapatid ay ginagamit o ginamit mismo para palitawin na mukhang may punto. Mukha lang, pero it doesn't follow na may punto naman talaga. So ito ay pinapalitaw lang na para bang parang totoo, no? Parang may punto naman yung sinasabi niya. But the question, may punto nga ba? Nasa punto nga ba? Yung kanyang argumento. Kasi malinaw po dito mga kapatid, ha? Kung titingnan din po natin yung context dito po sa
explanation din ni Brother Dwayne Cartujano. Ayan, shout out kay Brother Dwayne Cartujano and salamat for this article which is masishare po natin ngayon dito sa ating live. Ito po yung article niya. Ayan o. Okay. Ayan po dito, mga kapatid. Sabi niya po, we can't apply our earthly ideas of timing before and after to the world beyond time and space or to what we're doing when we pray. So, ang ibig sabihin po, mga kapatid, hindi po natin pwedeng bigyan ng oras kasi yung sinabing before and after, it is referring to the time. So, prayer to God is not bound of the time and space. Especially po sa mga nagseparate na ang body and soul. Kasi yung definition ng death is the separation of body and soul. So, wala na po yung soul sa katawang tao. Nagseparate na. And then the soul is not bound of the time and the space. Therefore, mga kapatid, hindi po pwede na siya ay gamitan ng argumento ng isip ng tao. Sabi po dito, no? When we pray for those who have died, we're praying that God will continue to show mercy to them as they enter His eternity to be Himself. We know God is always merciful so that we aren't assuming we are trying to change His mind. We are simply saying that we accompany this person who has recently died with our own pleas and hopes and we commend him or her to God's constant goodness and love. We leave the casual chain of what happens before and after in God's hands. So, ibig sabihin po, kapag tayo nananalangin sa namatay na, so, ipinagkakaloob natin o atin pong inihahabilin, no, ang kaluluwa ng namatay na sa ating Panginoong Diyos. It's like what our Lord Jesus Christ said, no? Ama, no? Sa iyo inahabilin ko ang aking kaluluwa. That all makes good sense for students taking exam in school, here on earth, with human teachers. But we can't just apply that logic or that sense of casuality and before and after to how we're related to God. So, hindi pwedeng igapos ang Diyos, no, sa time and space, sa oras ng before and after. Hindi pwede. Kasi ang mangyayari, mga kapatid, nililimitahan natin ang kakayanan ng Diyos, no? Or what we are doing when we pray. Okay. The main New Testament passages, which also echo earlier biblical and Jewish explanation, would be Jesus' apocalyptic discourse in Mark 13, and Par is the main source for Jesus' teaching on this. Also important are the 1 Thessalonians 5:1-11 on Jesus' second coming, and 1 Corinthians 15 on Jesus' resurrection and ours, Revelation 19:22 in the whole book of John 5:23-25 in John 11, and the passage they refer to Hebrews 9:26-28. So may connection po, no? Hindi po kasi nag-cite po yung sa God miracles po ng Hebrews 9:27, but sinasabi ko na po, no? In out of context. Ito po, Hebrews 9:27 says, is post-mortem judgment. It doesn't say what the outcomes of the judgment might be. Ayan. We can't just take any of these passages by itself to construct a picture of the end. Jesus has appeared in history to save us. He has offered himself up as a sacrifice for our sins. He will come again in judge to save those who wait for him.
It is a tradition of Catholics to pray for the dead, especially their loved ones. So it is stated in the Bible, mga kapatid, and Second Maccabi o Ikalawang Maccabeo 12:43-45. So malinaw na malinaw po na ito ay hindi gawa-gawa lamang natin, kundi meron po tayong basis or basehan, no, sa 12 43-45. Ayan, mas maigi siguro po mga kapatid na basahin natin yung sinasabi mismong talata dito po, no, sa Biblia. Ayan, sinasabi po dito, nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot sa halagang 4,000 pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. So may offering pa pala, no, for the forgiveness of sin. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Ayan. So, very clear that is stated, mga kapatid, na meron talagang kinakailangan na particular na ginagawa po ni Judas Maccabi, na pag-aalay ng panalangin para sa namatay na. Ito sa mga niniwala lamang ng resurrection. Pero sa mga hindi naniniwala ng resurrection, walang prayer for the dead sa kanila. Ayan. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namatay na natiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. See? So, meron talagang particular verse in the Bible na ito po ay nagpapaliwanag sa atin na meron talagang panalangin para sa mga namatay na. At mahalaga talaga ang panalangin para sa mga namatay na, dahil po dito, kapag ginagawa natin ito, ibig lang sabihin, naniniwala tayo, mga kapatid, mga kaibigan, na meron talagang panalangin para sa mga namatay na, at meron talagang muling pagkabuhay. Kapag hindi tayo nalangin para sa mga yumao nating mga mahal sa buhay, so yun, pinapakita pala sa Biblia na yan ay walang paniniwala sa resurrection o sa muling pagkabuhay. But we, a true Christian, believe of the resurrection because Christ resurrected. Tayo po ay patuloy na mananalangin sa kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na sa mundong ito. Ayan. So as we continue reading this article of Brother Dwayne Cartujano, mga kapatid. Okay. Do this ordinary Protestant know that even their noted scholar Dr. Michael Licona uses 2 Maccabi verse 7 to support the truth about resurrection? Ito yung hindi talaga nauunawaan ng mga nagpapaka-scholar, nagbasa ng translation, no? Or translated Bible, then give their conclusion para bang sila na ang nakakaalam ng Biblia. Pero maling-mali, mga kapatid at mga kaibigan, ha? Kasi even the Protestant scholar na si Dr. Michael Licona, no, nagginamit niya ang Ikalawang Maccabeo kapitulo 7 upang patunayan ang muling pagkabuhay, yung resurrection. Ito, ha. Third, there is a strong tradition of pious Jewish martyrs who expect vindication through resurrection after their violent and cruel deaths. This is seen especially in 2 Maccabi chapter 7 in the gruesome stories of the torture and execution of the 7 brothers who refused to violate the Mushak law. One of the brothers, Agrili, replies to Antiochus, "You, of course, wretch, you dismiss us from this present life, but the King of the universe will rise us up to an everlasting renewal of life because we have died for his law." Another brother warns the tyrant, "One cannot but choose to die at the hand of men to cherish the hope that God gives
of being raised him again by him, but for you there will be no resurrection to life. Ayan, ito yung mababasa po natin, mga kapatid, mga kaibigan, sa page 162 ng Evidence of God, Arguments of Faith for Bible History, Philosophy, Science, edited by Michael R. Licona and William A. Dembski. Okay, yan. So, aside from that, mga kapatid, si Dr. Gary Burge, si Dr. Gary Burge, another Protestant scholars discuss resurrection using Second Maccabi. Yan po ay mababasa natin, mga kapatid, sa first edition 2012 ng The Baker Illustrated Bible Commentary. Ayan. So it is clear that Protestant biblical scholars ay use two Maccabees or Second Maccabees to support their arguments. And other than Second Maccabees, we can read in the New Testament that Saint Paul prayed for Onesiphorus. And remember that this Onesiphorus also died or dead already. Ayan, perhaps other will say Onesiphorus was dead when Saint Paul prayed for him. Ito, napakalinaw nito. Here are the comments of Protestant biblical scholars in their books. Sa page 236 po, mga kapatid, ni New International Biblical Commentary ni Gordon. Ayan. The fact of Paul should begin his reminder about Onesiphorus in his way by asking for present mercy for his household, and that at the end he should ask for future mercy on that day, for Onesiphorus himself suggests very strongly that Onesiphorus had died in the meantime. Patay na po si Onesiphorus, but St. Paul continued to pray for him. So, saan po kayo dapat maniwala? Doon po tayo kay San Pablo, of course. Dahil si San Pablo ay isa pong tunay na Kristiyano. At si San Pablo po ang dapat nating tularan, mga kapatid. Dahil yun ang pinaka-legit, no? Pinaka-legit na dapat nating tularan, hindi po yung mga claim lamang. So, malinaw po tayo dyan, mga kapatid, ha? Okay. So, dito po tayo ngayon sa last part po ng kanyang post. So, Protestant critics of the Catholic Church frequently use Ecclesiastes 9:5-6 to dispute the belief of the Catholic Church about praying for the dead. We do not object this verse, but the interpretation of our critics is incorrect. Ginagamit yung Ecclesiastes o Mangangaral 9:5-6 para gibain daw yung pananalangin sa mga yumaon na, which is walang contradiction o walang kinokontra ang simbahang Katoliko, bagkus ang kinokontra lang ang maling pagkakaunawa po ng mga gumagamit ito. So yan po, mga kapatid, ha? Malinaw po yan. Malinaw na malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw na kailangan po ay mag-isip-isip naman, no? Mag-isip-isip naman ang mga gumagamit po ng mga argumento po nila. Ayan, so to make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the